Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angels. Today is the feast of archangels. Saints Michael. Kalagyan niya po nining altar boy ko, Michael. Gabriel. Dakalawa mga bata ngayon, pangalan na Gab, Gabriel, and Raphael. These are angels we celebrate today. Nung bago po ako sa seminaryo, pagbagong dating ka sa seminaryo, ang tawag sa iyo, soul, isang kaluluwa. And the system in the seminary, when we were younger, they will assign an angel to you. Yung senior seminarian, yung mga malapit ng magpare, yung matagal na sa seminaryo, he will be your angel. Dahil bago ka pa sa seminaryo, hindi mo pa alam sistema, hindi mo pa alam gamitin yung breviary, yung mga prayers, yung schedule, marami kang tanong, meron kang angel. So, nakasign sa'yo yung angel mo. Kahit saan ka pumunta, you can always call him, you can always ask for the guidance and questions they will answer. So, nung bago pa lang ako sa seminaryo, I experienced that wonderful experience of soul-angel relationship, senior seminarian and young seminarian. Today is the feast day of the archangels who stands before us bringing God's presence in our lives. Ang mga anghel pinapakita sa atin ang katotohanan ng Diyos sa kanilang mismong misyon. Helping you, protecting you, praying for you, assuring you of the good news of your wounds, your being healed, and your pain. Tignan ho natin isa-isa. Si Saint Michael. Saint Michael, he brings strength. He brings God's protection. Usually, yung image ni Saint Michael, meron po siyang sword. He's wearing a warrior uniform. He's not a soldier. He's a archangel commanding many other angels under his rule. And they are defeating the devil. Yung mga lasenggo, alam na alam po ito pag uminom sila. Yung... yon. And usually, nasa Revelation chapter 12, 7 to 9. It describes a war in heaven in which Michael, being the stronger, he defeats Satan. Even in epistles of Jude 1:19, Michael is referred as an archangel when he begins to confront and defeats Satan. Gabriel, mas familiar po tayo sa Gabriel dahil sa panahon that he bears the good news. He brings the good news of God to cheer you up, to guide you. Ang salita ng Diyos ang dala-dala ni Gabriel. When Mary was praying, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to the man, Saint Joseph, to the house of David. And then sabi ni Gabriel, "Hail, full of grace, the Lord is with you." And Mary was so afraid. She was troubled. She did not understand. And then sabi lang ni Gabriel, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Si Gabriel ang may dala ng mabuting balita. Even for Joseph, when he was so confused, gusto niyang iwanan si Maria. Wala sa kanilang plano ang nangyayari sa buhay nila. The same angel brought good news, the light, in the midst of confusion. He bears the good news, mabuting balita sa Diyos. Raphael, he brings healing, the healing of God. He will bind your wounds. Raphael in the Bible of the archangels, apocryphal writings in the Old Testament, in Hebrew Bible, of the book of Tobit, he's one of him in a human disguise. At siya ay tumutulong sa mga tao. Ang pangalan niya, Azarias. Ang gusto sabihin ng Azarias, God helps. Yahweh
helps. And ito po ang mga anghel na pinapakilala ko sa inyo. May tatanong lang po ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa mga anghel? Baka sabihin nyo, pangbata lang po yan. Pangdasal lang ng mga batang yung panalangin para sa mga guardian angels. Iba pa po yun. Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here. Ever this day, be at my side, to rule and guide. Amen. And tingnan niyo po nito ang mga prayers natin. Pangbata lang yan, Father. Pero if you think about it clearly, in our life, meron ding mga karanasan. Nakakaranas tayo ng mga anghel sa buhay natin. Hindi nga sila darating sa iyong lumilipad na may pakpak, galing sa langit. But they come in different ways. May give you some examples. Tingnan nyo ito sa buhay nyo. I give you series of questions, you answer them. Okay? Sino si Michael sa buhay ninyo? Have you encountered Saint Michael, the Archangel in your life? Sa buhay nyo ngayon. The one who protected you. Or someone who made you feel secured and safe with their presence. Yung mga taong pagkasama mo sila, hindi ka natatakot. You are not insecure. Alam mo, may protection ka. You are assured against fears, fear and anxieties and insecurities. They give you confidence when you face your troubles. Lumalakas ang loob mo pag may problema ka kasi nandyan sila. They are the Michael Archangel in your life. Salamat po sa mga San Miguel sa buhay natin. Ikalawa, mayroon bang mga Gabriel sa buhay ninyo? Gusto ko sabihin yung mga taong nagdadala ng mabuting balita sa buhay ninyo. Hindi yung nagdadala ng masamang balita. Hindi po yung nagdadala ng chismis pag pumupunta sa bahay nyo. Hindi po yon. Hindi po anghel yon. I don't know kung ano tawag sa nila. Pero yung mga anghel na nagdadala ng mabuting balita, hindi sila nagdadala ng balitang pagkatapos nyo nag-usap, malungkot ka, mabigat ang kalooban mo, or you'll be robbed of your own emotion and strength. Gabriel in your life brings joy and strengthens your sense of hope. One who makes you smile and bring you to believe in yourself again. Nakikita nilang mission mo sa buhay mo. Like Mary was given that mission and calling. Like Joseph when he was clarified with his own fears and troubles. Your Gabriel helps you to see the beautiful life and how blessed you are in the midst of these difficult times. Meron ho bang mga Gabriel sa buhay nyo? Nagdadala ng mabuting balita, nagdadala ng balitang nakakalakas ng kalooban, nagbibigay ng tuwa sa buhay natin. Meron ho bang Raphael sa buhay ninyo? Those who brings healing when you are wounded, who binds your wounds. Pag may sugat kang nararamdaman sa kalooban mo, nandyan sila, they are ready to listen. They are ready to heal. Hindi man sila doktor, hindi man sila nurse, hindi ka man binibigyan ng gamot. Pero pagkasama mo sila, parang naiibsan ang masakit sa kalooban mo. They help you bear the pain. Nakakayanan mo kahit masakit. Sila yung Raphael sa buhay mo who assists you towards the process of closure and healing. They strengthen you when you are weak. And then when you let go of your pain, if you want to cry, if you want to let go of whatever is heavy in your heart, they are there to listen to you. He and she is your Raphael. Isipin po ninyo itong mga tanong ko sa inyo. If you have answers to these questions, congratulations. I'm happy for you. Then, I tell you, in your lifetime, in your human experience, you have encountered an angel in your life. Ang mga taong yan, wala man silang bakpak, hindi naman sila lumilipad, wala naman sa itsura nila, nanghel sila. Pero
kung anong natutulong nila, ang mabuting ginagawa nila sa iyo. Ipinapakilala ang Diyos nandyan sa buhay mo because of your of their presence. Sa misang ito, pasalamatan po natin sila. For the rest of the Mass, we offer this Mass for those who have been angels in our life. If you want to, before you sleep tonight, give them a message and tell them, salamat, you are my Gabriel. Salamat, you are my Raphael. Salamat, you are my Michael. Somebody who protected you. Someone who brought you good news. Nagpapadala ng tuwa kahit mahirap yung buhay. They encourage you. Salamat, Raphael. When I was down and weak and I was going through my painful years, you were there to heal me and accompanied me with your presence. Pero pwede po akong magtanong pa, isa pang tanong? Pwede naman kaya ikaw, kahit hindi ka naniniwala sa sarili mo, Amen. Pwede ka kayang maging anghel sa ibang tao? Ay, Father, kalokohan ko ngayon eh. Hindi pwede maging anghel. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong kaloka ko. Hindi ko naman sinasabing dapat mayroon kang pakpak o dapat mayroon kang halo, dapat nakaputi ka, lumilipad para maging anghel. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko lang, can you make somebody feel secured when you are around? Pag nandyan kaya, hindi na sila natatakot. O pag nandyan ka, parang lumalakas ang loob nila. Pwede ka bang maging Michael sa kanila? O Micaela? Or, maraming mga taong malungkot ngayon, maraming ngayon dumadaan ng anxiety, depression, sakit na hindi nila gustong harapin. Can you be a Gabriel to them? Pwede? Pwede kang magdala ng mabuting balita sa kanila? Kung hindi mo sila makita, call them. Kumusta na ka? Aisip na ka? Pangadida ka? Agyo mo yan. Mayap kang tao, yung katatakot. Then, in those simple words, you are an angel like Gabriel to them. You don't have to be holy-holy. You don't always be in white or flying like an angel. But when you give good news, nagpapagaan sa kalooban, pag mabigat ang kalooban, nandyan ka, pag malungkot eh, napapasaya mo sila. You make them smile. You remind them of the joyful days that they miss. And then, you are Gabriel in their life. Kahit hindi naman tayo doktor, hindi naman po tayo nurse, kung wala naman tayo maibigay na gamot, can you also be a Raphael or Raphaela for another? Kung minsan, masakit ang kalooban, nasaktan sila sa nangyari sa buhay nila, nawalan sila ng mahal sa buhay, nawalan sila ng kabuhayan, o sila mismo may sakit, natatakot sila, can you bring them healing with your presence and with your words? O kung wala ka lang sinasabi, nakikinig ka lang sa kanya, kahit gusto niyang umiyak, gusto niyang magalit, gusto niyang ilabas ang kanyang nararamdaman na takot, you can help them to heal. Turn love and care, then you can be a Raphael after all for that person who needs healing in their life. Salamat po sa mga anghel sa buhay natin. May you meet more Michaels, Gabriels, and Raphaels in your life. And may I ask you, can you continue to be an angel for another? Hindi dahil nagmamagaling tayo, nagbabanal-banal, hindi naman po. We can bring the presence of God's strength and protection, God's presence of good news, of light, and God's healing presence and touch. You can also be an angel for others. In Psalm 91, verse 11, it says, for He will command His angels concerning you to guide you in all your ways. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.